Mga palanggag ko, basahin natin ang Marcos chapter 4. At siya ay muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. At nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Hanapat siya ay lumulan sa isang tao at siya ay naupo sa dagat. At ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinhaga. At sinabi sa kanila, sa kanyang pagtuturo, pakinggan ninyo, narito ang manghahasik ay umaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik ng ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan. At nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba ay nangahulog sa batukan na do'y walang maraming lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba ay nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at tagsilago at may namunga ng tig 30 at tig 60 at tig 100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya ay mag-isa na, ang nanga sa palibot niya nakasama ang 12 ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinhaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa kanilang nanga sa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga. Upang kung magsitingin sila ay mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila ay makarinig at huwag mangkaunawa, baka sakaling sila'y mga balikloob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nalalaman ang talinhagang ito? At paanong nalalaman ninyo ang lahat ng mga talinhaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong na nga sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita at nang kanilang mapakinggan pagdakay pinaruroonan ni Satanas at inaalis ang salita na inahasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan na pakarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap na may gala. At hindi nangauga sa kanilang sarili kundi sandaling tumatagal kaya't pagkakaroon ng kapighatian ang mga pagwasig dahil sa salita pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita at ito'y naging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig na salita at tinatanggap ito at namumugang tig 30 at tig 60 at tig 100. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng tapalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagkat walang anumang bagay na manatatago kundi upang mahayag ni nanlilihim kundi yaoy upang mapasaliwanag. Kung ang sinuman ay may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan sa panukat na inyong sinusukat ay kayo'y susukatin at higit
pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati na nasa kanya, ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Natapwat, pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapa sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos o sa anong talinhaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad ng isang butil na binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Gayon pa'y pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay. Anupat ang mga ibon sa langit ay mga sisilong sa kanyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinhaga ay sinaysay niya sa kanila ang salita ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga natapwat. Sa kanyang sariling mga alagad ay bukod ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw din ngayon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga dao. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya ay natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsun, at siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guru, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak na tayo. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila ay nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ng hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga palangga ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. Amen.